Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So muli, nagbabalik na naman ang Workshop X. So meron tayo ditong i-re-repair na dinala ng ating customer. Ito ay Oppo A37. So ayan, ang problem daw nito, sabi ng ating customer, buhayin natin, ay hindi daw niya mabuksan. Ayaw na buksan. Yan, yan ang problem. Ayan, hindi natin siya mabubuksan. So, no choice kundi i-reformat. Using, i-reformat natin siya using MRT. So, patayin na natin siya. Hold natin ang long press hanggang sa patayin natin. Ano ba yan? Ayan, mamatay. So, untayin lang natin. Long press. Ayan. Tapos, off natin. Ayan. Of course, tanggalin muna natin yung saksak. Ayan, kasi mag-charge yun. Ayan, patay na. So, ngayon, punta tayo sa desktop. Ayan, open natin yung MRT. Ang ating pang program. So, ang gamitin ko ay version 3.89. So, open natin yung MRT 3.89 na yan. Okay. Yes. Test natin. Suntayin lang natin. Mag-load siya. Yan na. So, click natin si Oppo. Ang side na yun. Take Oppo. Tapos, hanapin natin si A37 kasi A37 yung ating format. Tapos lagyan natin ay format. Click natin yung format. Tapos start natin. Start. Yan. Tapos ngayon, i-start natin yan. Ito na yung cellphone. Hawakan natin. Press natin yung volume up. Tapos saksak natin yung kanyang plug USB. Bang. Yan. Ay, mapansin natin, i-format na siya. Ayan po. Kaya na lang natin yan sa matapos. Tapos kung may FRP, gamitin natin itong erase FRP mamaya. Kung may lumabas na FRP. So, ayan. Initializing boot to. So, ang gamit po natin ay MRT case version 3.89. Ayan. Tayin lang natin. So, pag may lumabas siyang done. Ayun. All is done. Okay. So, remove na natin yung ano. Yung ating phone. Medyo matagal lang yan buhayin. So, remove na natin. Okay. Buhayin natin siya. Power on. Yeah. Oppo. Medyo matagal-tagal lang po yan mabuhay kasi ni-reprogram natin siya. So, antayin lang natin siya ng kauntian. Yeah. Medyo matagal yan mag-boot. Yeah. Siya-shoutout nga pala tayo sa ating idol na si Boots Bales. Siya po yung nagturo sa akin kung paano gumamit ng MRT key. Ayan. Siya din yung nag-report kung saan bibili. Ayan. Nabili natin siya sa Shopee. Mura lang naman siya. 3,000. Ayan. So, antayin lang natin yan. Tapos na tayo dyan. Sa ating software. Pang program. Ayan. Lumabas na. So, nakalagay dito. Phone is running out of space. So, yun may nakalagay. Print up nga natin. Okay, tapos English natin. Select natin yung English. Kita ba? Sinsya na, medyo hindi pa ganun kaganda ng aking cellphone. Ayan, may check yung English. Para tayo sa English. Okay, continue.
Skip na lang natin. Skip. Sabi ay gamitin ng mobile data. So, wag muna. Continue. I-off natin. Continue. Sabi, use Oppo account or quick Oppo ID registration. Skip na lang natin muna. Set up later. Okay. Set up later. Okay. Yan. Sabi, join. User account. Continue. Yan. Welcome to Oppo. Start using natin. Start. Ayan. So, okay na po. Wala na po siyang password. So, reformat na natin siya. Oh. Okay. Walang message. Empty. So, nabura na po lahat yung files. Ayan. Tingnan natin ang kanya. Ayan na ba ito? So, check natin ang kanyang nasa na bang storage niya. Kasi nakapull siya kanina eh. Ayan, bali ka makakita. Storage? Where? Sure, battery, additional settings. So, additional settings tayo. Ayan, storage sa taas pala. Ayan, 11 toy. So, meron siyang ang space na lang yan. Available space is 66. So, puno na yung kanyang, kailangan na lang magbabas na storage niya. Ayan. So, sabihin na lang natin sa may-ari. So, ayan ang ating, ano, na-reformat natin pa, dahil nalimutan ang pinamayari. So, ayan, okay na. So, hanggang dito na lang aking video. Sana kahit pa paano may natutunan ko yun kung paano gamitin ang MRT key pag-reformat ng cellphone. So, ayan po. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong para sa mga baguhan, mga bago pa sa aking channel. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga ina-upload na video. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.